Painas yung laro, ah. May kita pa rin, even sa social media. Speaking of social media, i-comment nyo yan kung ano ba mga inaabangan nyo dito sa laban ng Minara Ibos at AP Bren. Respeto, again, Diggy Band, Vexana Band, pero iba ang magiging ruta nila kasi CC ay isasama na rin nila. Sobrang ang cute lang na for the longest time talaga, AP Bren, alam natin si Coach Daki galit na galit dyan sa isang mer. Matagal na niyang ano yan, yan ang nightmare niya. Pag natutulog siya, napapanagipan niya na yan. Si Diggy. So with the Diggy Band comes the Ogwen Minotaur. Ito yung medyo nakakatakot eh. Kapag binigyan ka kagad ng Minotaur ni Ogwen, alam mong early game, mahihirapan ka kasi kumpleto sa Takano Stream. May kunat, may heal, may send. And ang pinaka-importante dyan yung vision na binibigay niya for AP Bren. Hindi pa tayo sure kung ano nga bang magiging ruta ngayon ni Ogwen sa Minotaur na to, no? Kung medium rare ba or ano, well done, di ba? Most likely well done niya. Tingnan natin kasi open pa naman ng mga barats, open pa ang Fredrin, pero kukuha na lang si Rizla at ng Lilia. Oh, they switched it up. Nag-ready sila sa mga tanky heroes na pwedeng ilabas ng AP Bren. This is the first time that they did not get Arlott in the first three picks for Minana Evos. Ayoo nga, kasi nakakagulat yan, ah. Arlott specialist itong si Kirk, di ba? Wala na yung Kirk angle. Even Fluff, actually. So parang nag-expect pa tayo paminsan ng, ay, magkakaano ba dito? Magkakaagawan ba ng Arlott? Or magkakatagisan ba dito? Pero mukhang iniba na ng Minana Evos yung kanilang gustong gawin. Yeah. Hindi na sobrang magre-revolve around yung Arlott ni Kirk this time. I'd say medyo susceptible sila din sa Claude ni Super Marco. Maybe the Claude and the Baratz of Kyle Tizzy. Although may Lilian, no? Pero it's kind of okay kasi kung Tizzy doon ay Temerity Zone yung Baratz, meron siyang big guy. Oh! Wow. X-Borg! With the Claude! Okay. X-Borg matchup against the Trisdan, hindi ganun kasama. Also, is kind of nice against the Lilian early game. Pero hindi rin kasi natin sure kung jungle or XP itong X-Borg na to. But there goes the Rafaela of Spider Miles. This time around, sabi ng Minana Evos, for the past two drafts, hindi natin ma-shoot yung heroes ni Spider Miles. I-first three na natin. Yeah, talagang binigyan na ng importansya. Pero three bans na dedicated para kay Kyle TZ. Nilirespeto pa rin nila yung mga assassin heroes. In this time around, eh, mag-aalis na rin ng marksman. Actually, available pa yung carry na pwedeng maging option ng Minana Evos if ever. Yeah, nakaka-curious nga rin isipin kung ano rin ba ang kanilang gugustuhin i-pick up for the jungle this time considering na may Rafaela sila. So parang wala naman or nandiyan naman sa kanila yung option na i-wrap up din yung kanilang early game kung gugustuhin. Pero knowing yung performance ng AP Bren and ngayon tinanggal even yung Valentina ni Kapitan. The Varus open, by the way, for AP Bren. It's good against Delia. Not really good against Rafaela. Yung thought process ng Minana Evos dito, no? Tinatanggal nila yung mga heroes na kaya nilang na hindi nila kayang labanan like the Valentina and the Fanny. And even though it's a good matchup against the Lilia, understood naman na may Rafaela din kasi yung Minana Evos, so may pang-repel nung damage o yung poke na manggagaling mula dito kay Novaria. Very good bans coming out from AP Brendo. Ito yung nabanggit natin last series. When you get the Claude, you just ban out the Brody and the Bruno kasi essentially you force the enemy to either pick up the Harith or yung typical carry matchup. Yeah, yun nga eh. No? Parang nakikita ko rin ay isang carry para dito sa kanila kasi medyo makukulat din eh. At Shredder talagang literal. Yeah. Kaya lang kapag matchup, yung mga levels 1 to 4 matchup against Claude, nasa galawan na rin talaga. And nakita na natin kung paano gumalaw itong Super Marco pagdating dito sa kanyang Claude. Pero uunahin na nila itong Marcus na to. Makipagunahan na sila kasi wala ring point. Kunin kagad yung carry. Essentially, pwede mo rin kasi itago yung gold lane mo for some surprise for Minana Evos. And this is gonna provide them early game for Minana Evos with the Rafaela Terizla. Even if mag-pick ng Baratz ang AP Bren, medyo masaya pa rin ang Minana Evos kasi chuk-chuk-chuk-in lang nung Martis yung dinosaur. Chuk-c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 hu
chance. Yeah. But I do think that AP Bren would still prioritize yung early game capacity ng isang Barats and then maybe pick up a Novaya still. Or, makita tayo ng ibang hero dito from Kapitan. Pwedeng labas niya na yung Gusion. Ay, minsan lang, boss. Minsan lang. Ay, siya rin ba? May itatago kaya? Season 10, ha? Season 10, Gusion. Season 10, Gusion ni Kapitan. Hindi yan. Pero ano nga ba ang nakatago? Oy! Classic. Classic, Fredrin Nana. Balik sa Nana. Parang ano no, laban na laban agad ang early game na pwede yata nating i-expect o yung gugustuhin nating makita from both of these teams considering na mukhang with that, yung Martis ay gugustuhin na naman nila, syempre parang yung nakita natin nung game number 1 na talagang naging maganda ang simula para sa Martis. Pero for AP Bren, parang lahat ng mga pampige,
dahil lahat din ng mga panugod. Yeah. Kumpleto at yung pang zone nasa kanila din. Carry most likely dito yung last pick ng Minana Evos. Pero I wouldn't hate if they pick up the Beatrix here. It's a good lane matchup against the Claude. And also you have a way to deal with the Nana kasi pwede mong barilin from a... basically from a mile away. No pun intended with spider miles. Yeah, and ngayon na si Umaba ang mga magiging hero and carry ang kanilang pupuntahan. Well, kung titingnan natin base dito sa lineup na ito, mas madali paganahin, no? Actually, madali lang paganahin sa magkabilang kupunan. Hindi na nila in-overthink. Kuha tayo ng mga heroes na mas maganda at mas komportable tayo. And well, let's see kung anong mga magaganap dito. Parang comfort na nga rin dito ang kanilang mga naisip o napuso ang gawin for this match. Ako, mainit-init itong laban na to. But of course, star match of the day na. Shoutout sa mga viewers nating nakatutok para sa papalapit na bakbakan. Bilang pasasalamat namin para sa inyong lahat ay abangan ninyo yung mga ilalabas naming codes throughout the game na pwede nyong i-redeem ha, para sa inyong or through yung inyong MLBB app para sa mga hero skins at tournament chests na marami-raming mga laman. I-comment nyo na. Comment 1 kung kayo ba ay para sa AP Bren. Comment 2 naman para sa Minana Evos. Let's see kung ano magaganap dahil papasok na tayo para sa unang laban para sa series number 2, Minana Evos versus AP Bren. This is gonna be a matchup between the Claude and Akari once again. Macro battle is gonna dictate the pace of the game. Specifically, considering na yung dalawang junglers natin ay sabihin na natin hindi naman sila nagka-counteral. Pero ang nagmamatter dito is actually scaling ng heroes ng AP Bren. Knowing na meron silang X-Borg, Nana, and Claude, you don't really want to scale up towards the late game if you're Minana Evos as much as possible. Uh-huh. Gusto mo makakuha ng early game tempo para makapasok ng mid game, makapag-establish ka ng control against AP Bren, choke out the map, choke out the resources. But thing is, they also have like 2 scaling heroes and ang chance lang nila maka-snowball is to get a kill with the Marcus early game. Yeah. Oh, naparetry na rin dito si Kyle Teezy ha. And pagka ganito ba, Brigida, yung ganito yung mid mo, no? Ganito yung position 4, position 5 mo, paano ang laro nito pagdating sa early game? Parang gusto mo talagang umagro bilang yung lead yan, tas tamang iwas lang dun sa mga Molina. Pero yung nakikita nating rotation ngayon ng Minana, very interesting kasi na yung nabanggit kanina ni Midnight, gusto mo na i-choke out agad yung resources, nakikita natin nag-a-attempt na sila gawin yon as early as now. So gusto nga nilang panindigan yung ganoong klase na magiging playstyle. Pero hindi rin naman kasi masyado pa natin nakikita na nakakakuha sila or talaga nako-convert nila yun agad-agad sa sobrang nag-iingat ngayon na AP Bren. Yeah, currently, how ko Minana Evos yung XP advantage, but now Kaltizia secured that level 4. I was wondering if makukuha niya yung level 4 na yun. So AP Bren do have the capability of contesting this turtle, but they are gonna be up against the level 5 Martis of Minana Evos. Nakita si Kaltizia. Inabangan nilang tumawid, Hazen. Tamang Mortal Coil lang. Pero buhay na yung unang pago ng ating game. Patungo na rin dito ang AP Bren at Blacklist. AP Bren and Minana Evos rather. Mukha na. Mukha si Blacklist. Mukha kasi Blacklist yung ano. Oo nga naman. Mukha kasi Blacklist yung lineup. Pero again, ito na yung identities na hawak-hawak kayo ng Minana Evos. Pero papasok ata ha. Penalty zone kinabit na agad. Last Insanity ang magiging pansagot ngayon ni Flap. Kailangan mag-flicker out dahil napakasagot natin. At mukhang si Kapitan Pao makakasecure ng first blood. Mukhang ang jungler ngayon ng Minana ang natanggal nila right before tayo makakita ng turtle. The idea was there. Gusto nila tanggalin yung Firaga armor ni Flap TZ. They needed the Martis to do that. Unfortunately, yung Last Insanity nabot silang dalawa and nandun din yung Molina mula kay Nana Kirk. Ang Bracer Strat at naiwasan naman kahit papaano doon ng Minana pero parang ngayon tamang alalay na lang din muna ang kanila magiging sagot kasi nag-backfire talaga yung plano nila kanina. Yeah, naging mahirap ito. Nakakuha ng kill, nakakuha ng turtle and ang mahirap si buti na lang si Pio nakakuha noon. Kaya lang kasi ang hirap din kalaban ng isang nanay. Ano rin yan eh, underrated din yung mga skills na binibitawan niya, yung boomerang na yan, di ba? Tandaan mo, pag umabot yan ng late game, one shot. Oo. Yan yung lumang Omega yung Nana. One shot lang yan. Oh, actually, kahit sino nga, no? Kung titingnan mo sa mga players dito ng Minana Evos, pero op, Super Marco, BMI out. And kapansin-pansin din, dalawang Purify ang ininvest dito at kinuha ng Minana Evos dahil sa respeto sa setup mula kay Open. You know what? Actually, there is a difference with this Nana pick ng AP Bren.
he's not using the lethal ignition. Oo nga, impure rage siya ngayon, ha? Naka-impure rage yung Nana. Actually, sobrang dali i-proc na lethal ignition for the Nana. Isang ulti lang yan. Basta tumama yung tatlo or yung Molina into the two shots of the ultimate. Pero this time, impure rage. Mataas ang kanyang poking capability early game. However, she's gonna lose a lot of the damage on the late game, though. Yeah, so yung siguro unting pampalubag loob na lang para kung umabot man sa late game for Minana Ito. Pero kahit nasabihin natin ganun, aayawan mo pa rin yung paabutin because of the presence as well of TX Borg and the other players or heroes na meron ngayon ng AP Brand ng mukhang ngayon ay gusto yata nilang puruhan sa bandang bottom lane natin. Kaso mabilisan at agad-agad lang din naman makakaabigay ng tulong dito si Pew, pero siya naman yata ang tatargetin. Ayun na yung muli na sa Blessing, Molina's Blitz, na paano na siya, napilitan na rin siyang gamitin. No. Pero alam mo, itong Lilia na to, mahirap talaga kalaban eh. Masasabi ko na isa to sa mga mages na sobrang tapang. Speaking of tapang, tapang ni Calvin Zee dito, 1v3. Pero third kill lamang daw ang kanyang magiging punteriya. Iwas muna ang Minana Evos, pero AP Bren, magsisimula na. Kanina pa ginagawa ni Kyle yung nagtatapang siya dito sa mid lane na kahit si Kayzen yung makita niya, parang binabag sa kanya ng Appraiser's Wrath. At mukhang ngayon ay medyo nagbunga talaga kasi sobrang wala nang pinalapit ang mga players ng AP Bren doon sa turtle. So, trade na lang yata magiging sagot sa Minana. Pero Flap TV, hindi tinantanan doon si Kirk. At mukhang maaabutan niya pa rin yung kill. Hindi talaga pinalagpas. That's a good call na hindi na rin nag-trigger si Kirk. Alam niya wala rin kung bakit mag-trigger out niya. Might as well save it for the next big team fight. But AP Ben, again, they're just getting so many things in the early game done. Nakuha na nila yung control dun sa may top lane. That's already Super Marco getting out of the laning stage with the win on the gold lane. Although lumipat din naman si Doming, they did the same thing with Nana Evos. But still, you go back to the idea na AP Ben, mas lamang sila pag nag-skill sila towards the late game kasi hawak nila yung Nana, yung X-Borg, and yung Claude. On the side of Nana Evos, yeah, you do have the Lilia and Doming finds the farm really, really nice. Pero pagdating mo ng late game, yung split problem ang magiging magpapahirap sa game ng Minana Evos. Yeah, and ito yung gusto ko sa Minana Evos, no, na master na nila yung pag-trade sa mga objective, no? Mm-hmm. And kapansin-pansin nyo, nung week number one na mga games nila, no? May mga punto dun sa laro na yon na sobrang nadodomina nila yung early game. May mga punto dun na late game, naging centric yung lineup nila. Pero ngayon, Kyle TZ, doon sa may bandang ibaba, sasalubungin na sila ng tatlong members dito mula sa Minana. Lancy, nandun na naman yung folks. Ito yung sinasabi ko eh. Grabe yung pag-cover ng AP Brand dito sa Claude nila. Alam yung bago nila abutin si Super Marco, napapagamit sila ng mga spell, bossing naman yung mga cooldown. Yeah. And maybe even some pokes kamera from Kyle Easy. Tapos kapag nakarating ko sa Claude lane, suddenly makikita mo si Ogwe, hahatiin niya yung mapa. This is basically half mapping. Na kinocorner niya yung mga tao sa mid. Na kapag nakapag-transition yung AP Brand, ipit din yung dalawang heroes na nagpunta sa baba. And now they are able to set up for the turtle. And then ang gagawin lang ni Claude, dilipat, may dalawang may ipit sa baba. Essentially, numbers game to for AP Brand kasi laging may dalawang taong nawawala for the side of Minana Evos. Meron darang di nagiging problema talaga kasi ngayon kompleto na naman ang AP Brand right before tayo makita ng turtle at mukhang covered na naman o kino-cover na naman talaga nila lahat ng mga posibleng maging entry points pero makakapasok nga yata ng bahagya na Kayzen. Mapupoke at mababawasan nga lang kasi grabe talaga dito mag-flamethrower si Flap. Talagang hindi nila gugustuhin na palapitin ng kahit sino. Sinamahan pa nila Ogwen. So isa na naman yatang turtle ito na mapapasakamay ng AP Brand. Grabe yung ginagawa dito ng AB Brand. Tamang depensa lang talaga kapag may mga objective sila na kukunin. Yeah, ganun kabilis yung lane transition ng AB Brand. Again, it stems from yung half map na ginagawa ni Ogwe. Nahahatiin niya yung movement ng Minana Evos. Basically, papabagalin niya yung galaw niyo kasi kailangan niyo mag-long walk bago ka makarating doon sa isang lane. Habang yung AP Brand, dahil kontrolado na nila yung river, tatawid lang yung kanilang gold laner, makakapag-setup sila na mas maaga doon sa turtle prayo. Kaya naman makikita niyo lagi na nandun na si Kyle TZ, binabanatan niya na yung turtle, may tao sa middle nag-clear, tapos may dalawang nakapwesto doon sa jungle kasi late makakarating lagi yung Minana Evos. Yeah, tama ka doon sa na-highlight mo yun. Alam mo yung kahit nakatayo lang si Ogwen dyan, malaking presensya na yun para sa kanila na maganda lang isip ko kung go-go ka. Babatuan ng spell. Tapos ma-happy yung mapa, tapos makikita mo may nag-split push na Claude sa baba. Now, para depensa nila itong tore na to, kailangan nilang isipin, okay guys, may minotaur na kailangan natin tawiran dito. Okay, ngayon, binigay na yung jungle, nag-long walk yung Terizla, wala na yung tore. Oh, parang tinitigan eh.
Tapos lalapitan na lang eh. Tinitigan to sabi ni Ogwin eh. Tinitigan ni Ogwin dito eh. Lalapit na lang. Pero hindi pa ganun kalapit ang kalamangan na ididikit dito ng Binana Evos. 2.4K ang gold lead. Pero mabilis naman ang clear wave dito ng Binana. Parang ayaw nga yata natin na, ayaw muna tayong pakitaan ng laban ng AP Bren. Kaya naman Binana yata ang gustong maghanap si Flap TV ngayon na mapapagamit ng Last Insanity. Sa may flicker out lang para hindi siya mahanap at mahabol. Pero nandiyan din na Nabol pa rin. Talagang ipipilit. Kaya naman mahahabol nila sa gitna ng dalawang tore. Pero ang AP Bren nandito na rin. Makakaabot nandiyan ng Minoan Fury. May Fury may naman si Lancey. Pero maski yun ay hindi yata siya maililigtas. Si Spider-Man na lang ang nag-iisa. At tatlo ang humahabol at mukhang hindi na patatakasin pa. Double kill for Kyle TZ. 3 members down for Minana. Again, overall, just macro presence come back from AP Bren. Hinabol ng malala ng Minana Evos yung export. Kumatas may top lane. And Flap TZ is willing to be run down. Sabi niya, sige, chase niyo ako. May mga pares po akong makakampi. Nakuha din nila yung carry kill. Nakakuha ng double kill si Kyle TZ rito. And then suddenly, you find yourselves from Minana Evos na wala na yung towers mo sa may bottom lane. And Super Marco is ahead by a huge margin against his carry. Yeah, nagiging mahirap lalo ito para sa Minana. Pero hindi pa rin imposible para sa kanila. May setup sila na inaantay dito. And yung pose ay nandun. Habang si Kirk gumamit na high pang blazing duet, ha? Ginamit na rin yung penalty zone. Kaso naiwasan lang di flap. At ngayon si KZ ay makakakuha yata ng isang steal doon sa object. Pero babagsakan siya ngayon ng Appraiser Strat at hahabulin ng mga miyembro ng AP Bren. Matatanggal ngayon ang jungler ng Minana pero na-secure doon ng Minana yung objective. Yeah, it slows down the game for AP Bren at the very least. Pero yung turn na ginawa ng AP Bren, they got the jungle kill. They will still get the tower in the mid lane. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-snowball dito ng AP Bren. Nakapag-split na kagad si Super Marco. Now they are gonna be preparing for the Lord that will come out from the base of Minana Evos. Yeah, alam natin na importante talaga itong Torres sa may bandang gitna. Kasi na-open eh. Mm-hmm. Yung purple and orange po at sisikip din yung mapa yung lugar. Pero ngayon, napakagandang blazing duet na naman kaso sinaktuhan ng penalty zone. Si Lancey Dome ginagawa dito sa baba. Tina-target si Pew pero may iwasan niya. Hahabulin na nga lang ng ibang mga miyembro pero si napakakulit. Ang bilis tumakbo at matatakasan. Tumlilya ni Lancey. Ang bilis tumakbo ni bata. Kala mo na, sa park lang eh. No? Nag-enjoy lang siya tumata. Nagbabounce. Sana all, yung tuhod ko di na ganyan. Ay nako. Pero magagana yung tuhod ko. Ay nako, shoutout sa lahat ng mga nakakaramdam na. Alam niyo na 'yan. Alam niyo na 'yan sa comment section. Mga hapdi sa buto-buto. Ayun na, pero ngayon ha, sino ang mahahapdian? Okay, may taunt. Tapos si Kirk ngayon ang pinupuntirian nila. Habol ba sila dito? Hindi. Respect muna ang bibigay ng AP Bren at Minana. Ang ganda ng ginawa ng Minana sa sequence na yon, AP Bren yung medyo na-attract sa attention na binibigay ng Minana Evos, specifically with Lancey, just roaming around doon sa laban mula sa may bottom lane. Pumunta siya sa likod ng tower ng mid lane, nakarating siya sa kabilang turtle. And yung boom sequence na yun, nakakuha ng maraming farm dito. And they were able to get a tower outside of that, out of that sequence. So lumaki yan ng, hindi naman lumaki, pero bumaba yung lead na hawak ng AP Bren. I don't think this is enough. This is gonna be the five-man group up coming up from AP Bren. Enough, purple dance. Para dito sa kupunan. Lahat dito, dance. Lahat sayaw. Oh. Pero sino nga ba makakuha ng huling sayaw? Si Kirk nga lang pumunti rin. Anong klaseng dance move ba ito? Kasi si Kirk kinakailangan na yatang tumalon. Penalty zone kinamit pero hindi niya matatakasan yung last insanity ni Flap TZ. Na-stunt din siya sa ilalim ng tore pero medyo makunat-kunat nga lang. Marco? At dun sa baba, yung ating nakikitang blazing duet ay medyo humahapdi na rin pero si Doming yata ay napabayaan. Nandun at ang call ng Minoan Fury pero yung damage ay nasaan na. Kinakapos yata tumatakbo pa palayo ngayon ang mga miyembro ng AP Bren dahil si Kaisen ay nagwawala. Ginagamitan na sila ng mga designate na sunod-sunod. At ngayon naman si Flap TZ yata ang kanyang gustong isunod dahil ngayon si Lancey may hinahabol na naman na kapitan at makukuha niya yung kill at yung laban na nagpapatuloy lang sa baba ay mukhang gusto nang ipanalo ng Minana Evos as they get Flap TZ as well. Apat ang bumagsak doon. Ano nangyari ay. Ng Midnight? Oh, taga lang. Kyle TZ getting the kill onto the Lilia. Minana Evos, they got 4 kills. Nakakuha naman ng trade. However, Kyle TZ, again, this is the strength of having a utility hero on the side of Minana Evos. Essentially, amplified yung team fight presence ng apat sa kanila. Yung yung movement speed ni Martis, ni Kari, ni Teresa pa rin na rin, ni Lilia. And that allowed Minana Evos to outlast yung damage output ng AP Bren and also chase down yung kanilang lineup. Wow, kakaiba ito. Minana Evos
from 4K na pababa ng 2K ngayon. Sila na ang may kalamangan at hawak nila itong Luminous the Lord. Pero tingnan natin kung ano nga ba ang nangyari doon. Apat na members nila ang tumumba. Grabe. Ito yung trade mula kay Kyle. Ay, one hit lang pala yun. 3.8K. Ang sakit. Oh my gosh. Ito ang kulit daw kasi kanina pa yun. Kinutungan eh. Takbo ng takbo. Oh, eh. Alam mo yung mga bata, di ba pagtakbo ng takbo? Yung pag nasa mall eh, no? Minsan talaga na ano yun, napapalo sa pwede. Shoutout kay Larkin. Siyempre, disiplina lang. Disiplina. Ayan, pero again, na-disiplina ng maigi. Si Lance. si Lance doon, pero sila na ang may hawak ng kalamangan. AP Bren, yeah. Silang naatasan para dumipensa. Pero let's see kung ano ang gagawin dito na pabalik ng Minala. Dito mo mararamdaman yung composition ng Minala Iwas. Again, yung utilization ng Rafaela by Spider Miles. You really know when to chase the fights, when to reset the fights. Kasi the thing is, even if mga Super Marco, may hilting kasi na nanggagaling mula kay Spider Miles to negate that same amount of damage that AP Bren is outputting. Yeah, let's see kung paano kukontrolin ng AP Bren yung flow ng minion na meron dito ang Minala Iwas. Ngayon, pofokusan lang nila na tunawin ng mabilis itong level 2 na Lord. Kahit easy, papasok din. Thought is uy, there. Si Lassie ang punteriya. Oh! Medyo sumasakit na rin dito yung mga flamethrower. Pero nasasayawan yata ni Lassie. Kaso ito yata hindi niya masasayawan yung last insanity. Tumalo na rin si Kirk with the penalty zone. Pero aabutan niya pa yung ibang mga miyembro. Kasi ngayon makikita natin na may tinatrabaho rin naman si Nadomi sa nakabila. At ngayon naman, tatlong miyembro ng AP Bren ang nakaatas dumipensa dito sa taas at magiging matagumpay naman sila. Makakahinga pa dito, pero inubos na. Doming, trabaho lang talaga. Sabi ni Treminana, ito pa kami na boss. Gusto pa talaga ipagpatuloy ito. Owen ngayon ay susunod. At mukhang ang Minana Evos ay gigil na rin na ipagpatuloy itong pagkatok na ginagawa nila sa base ng ating mga world champions. Ito na ba ang kauna-unahang laro? Nabibitawan ng AP Bren. Todo depensa si Flap Teasing ngayon. Last insanity ginamit na din. Kaso may penalty zone na naman nag-cooldown. At ngayon, mukhang isa-isa na rin bumabawi ang AP Bren na nakakapag-respawn. Kaya naman tumatak po papalayo ang Minana at hindi sila patutuloyin sa palak nila doon. Buhay pa rin ang AP Bren. Atrasan muna ang Minana Evos. Nakakuha pa ng isa! Wow! Minana Evos with the outplays against AP Bren. Doming on this carry. Activated na, online na yung late game carry ng Minana Evos. Even having a higher farm against the Claude of Super Marco. Yeah, and nakita natin ngayon na may struggling part talaga eh. Yung gantong klaseng lineup no, pagdating sa AP Bren, kailangang in sync yung kanilang mga skills. Kasi again, ito yung Lap TC na walang control eh. Puro damage ang pwede niyang ibigay. Unlike dito sa Minana Evos na si Kirk, pwede siya mag-set up. Si Kazen pwede manghuli dito. Andyan yung kanyang gunting na pwede niyang gamitin. Tsaka yung frontline strength ng Minana Evos, yeah. Even though you can say the same thing with AP Bren, they have the Minotaur, they have the Frederick. They can really stand again in front of the Harry. Same thing naman with the Claude, pero the thing is may Rafaela din kasi. The difference is, pareha sila may kill on both Minotaur and Rafaela, pero may movement speed kasi yung Minana Evos. They have the chasing potential against AP Bren. Yeah, and importante yun na yung movement speed, lalo na sa mga heroes na meron ngayon ng Minana. And na-amplify kasi yung lakas ni Lancy, if ever. Kasi yung mga glooms na yan, kapag mas madali mong mapapatamad, mas mabilis yung movement speed mo, mas madali yung Percy Domeng. Uy, merong Wind of Nature na umabot, kaya naman hindi nahanap ni Super Marco yung kill. So na minus 1 pa ngayon ang AP Bren at saktong may Lord. We didn't see that kill happen, pero I think naabangan yung BMI dito ni Super Marco. Minana Evos doing a quick work of the Claude and they're now getting the Lord. They can actually use this to push the base of AP Bren. Butas yung base ng AP Bren. They can set up. They have time for the triple wave. Mararamdaman mo yung gigil at makabagong tigre ang ating nakikita. AP Bren, kailangan nilang kumapit. Mabubuhay din naman. In 6 seconds itong si Super Marco. So, kompleto sila. Kaya lang ang problema, yung 6th man of the year ay paparating na Minana Evos. Kailangan nilang i-capitalize to. Oh, 3 waves. Perfectly synced. Wow. I mean, medyo malilate yung top lane, but still. Ito na yung Lord Kirk. Nag-aabang sa kanyang final penalty zone. Pero naka-defensa din lang ang AP Bren. Let's see. Todo hawak lang. Todo tagilid lang muna nung Lord na kinakailangan nilang depensahan. Ang Bracer's Wrath ibinagsak na din. At kinakailangan muna mag-clear ng waves. Face pero lock. Ngayon si Kazen. Parang tutok na tutok lang sa gusto gawin. Lancy rin naman. Tinatry to lock. Pero nandoon yung naging kapalit nung gigil. Nakuha ng AP Bren yung dalawang kills. At mukhang
ngayon ay magiging matagumpay ang kanilang depensa kontra dun sa mga waves na pumasok galing Minana. Ah, nanggigil. Nagmadali ang Minana Evos dito. They thought it was over. Kazen overextending. That was a crunch shot into immortality buy and sell from the Martis. Medyo masakit sa ekonomiya niya yun. Yeah. Pero mayaman naman siya. Mayaman naman si Kazen. Yeah, you have to pigil the gigil sa ika nga nila. Pero again, may kita mo rin eh. May chance na ang Minana Evos dun eh. Pero ang ganda lang ng ginawa ng AP Brain kasi na-untrack ni Kyle Teasing yeah. yung mga minions papalayo dun sa vicinity ng Torre. But the thing is, you've made an error for the world champs. Oh no. Kilala natin ang mga naging world champions natin. Bigyan mo sila ng maliit na butas. Palalakihin nila yan. Alam natin na hindi pa tapos ang world tour ng AP Brain. Gustong makarating sa Riyadh para sa MSC. At napaka-importante nito para sa Minana Evos dahil yung mga puntos na pwede nilang makuha lalo na sa bagong point system natin. Importante talaga. Pinapala baon-baon na agad niya ni Ogwen yung kanyang passport. Ay, oh. Kasi gusto talaga nila ipagpatuloy yung kanilang nagiging world tour ngayon. At pinapakita ngayon na AP Brain yung kakaibang depensa na talagang hindi ka na pwedeng magkamali kung ikaw yung nasa Minana yeah. kasi abot kamay na yung nagiging yep. laban na ito para sa kanila eh. Ito na. Wave management is gonna be detrimental here for both sides. Kung sinong unang magkamali sa mga pag-wave clear, yung anti-slow push on the opposite side of the Lord, yeah. yung control sa mid-bush, all of the things that you do during a Lord Dance, you have to check it for both teams. Pero lamang sa Torre ang Minana Evos, they don't have to worry about yung opposite side. What? Pero nahuli si Lance dito. X kagad ang mid lane bush control. Ah, tiga na yung bata. Actually, parehas bata yung nag-away. So wala talaga oh. maawat dyan. Hindi, inawat nga nung Fredrin eh. Tama, namagit na yung matanda. Pero again, AB Fred. Alam ang malapit doon, si Fredrin, detective kasi yan. Sabi niya, oh, sinong mali? Sinong mali? Detective Fredrin. Di ba yung sabi niya? That's your case. 24-7. Oh no, pero delikado sila dito. At 25 seconds para kay Lancy. At itutuloy ng AB Fred yung plano. Oh, Marco! Ay, mahanap nga lang dito. Habulin! Na Wind of Nature, pero tinatry nga siyang habulin ngayon ng mga miyembro ng Minana. Si Flaptizim ang gagaling sa likod at kinakailangan na yata nilang tumakupan sa mantala. Pero yung destination, hindi siya inabutan at mapabaligtad pa nga yata ngayon nila Super Marco na nukhang nakakabawi dito sa teamfight. At hindi na rin makakatakas si Spider Miles. May sumalupong pa na Fredrin ni Kyle Tizim sa likod para dito kay Kirk na ngayon napakamagitan ng apat at hindi na rin pabubuhayin! Oh my God! Ano nangyari doon? Oh, the chase! It was there! Abot sana nila! Abot nila yung mga pangarap nila! Pero yung turn ng AP Brain, alam nila kakagamit lang nung heal. Yeah. Kakagamit lang nung movement speed at ano additional movement speed. Sabi ni Super Marco, wala na pala kayo. Ang gano'n ha, wala na kayong laban ha. Doon siya nag-turn eh. Binaral niya kagad niya nasa harap niya eh. Wow, look at the decision making para sa ating magkabilang kupunan. May kita mo yung idea ng Minana Evos doon. Pero naka-ready pala ang AP Brain. Pinindot na lang yung Super Marvel. Lahat ng pwede niyang pindutin eh. Lahat ng yung pwede. Yung Purify, yung Wind of Nature. Pili ko nga may naka-ready pang Immortality, Winter Transition. Tsaka yung Regen. Tsaka yung Regen. Naka-queue. Naka-queue lahat. Di ba? Again. Pagkatapos ng lahat nung may kasamang recall yung lima. Pero ito na ang pagdepensa ng mga Tigre. Kasama nila itong level 4 na ba ito? Level 4 na Lord. Pero kung titingnan mo yung kids, kaya pa naman nilang defensa. Pero paano nila gagawin yun? Veterano na yung Lord na yan. Veterano na, may experience na yan. Ayan o. Papasok na yung Lord. Flap TZ ay narito din. Halos pantay-pantay din yung flow ng minions. Pero na-clear na rin naman dun sa may bandang ibaba. Binabagalan lang pilit dito ng AP Brain. Dadamba na yung Lord na ito. Mapapabagsak yung Torre dito sa may bandang gitna. Pero hindi pa rin tapos dito ha. Hindi pa tapos ang mga bees. Ito yung depensa na hinahanap natin mula sa Minana. Literal na kinakapitan nila yung mga inhibitor turrets, pero ang sakit na muli ng Blitz. At focus lang naman si Super Marco sa pagkuha ng inhibitor turrets. So butas na rin ngayon kahit pa paano yung base ng Minana Evos. Si Super Marco talaga yung walang ka-emotion. Kahit anong nangyayari sa game, kahit gano'ng ka-hype, sasabihin niya, boss, Torre lang ako ah. Okay. Torre lang. Kumbaga sa sports, malakaway Leonard. Oo. Oh, no, yung mga tao, ito. Ito patay siya. Torre lang ako. Okay lang. Torre lang. Focus lang talaga. Out. Focus lang sila dito. Pero si Pew, Kazen, Kazen ay narito rin. Pero yung mga minions ay mauubos na. At saka na, ayan na naman. Super Marco. Nonchalant. The definition of a nonchalant. Oh, okay. Nonchalant gameplay. Sabi ni Marco, guys, Torre lang. Out. Wow, grabe. May kita natin yung ginagawa dito ng AP Brain.
pinapamahal. Actually, hindi lang AP Bren, pati Minana Evos, yung macro, yung micro. Dati, ilang beses na ata nakapag-buy and sell tong mga to eh. Na, araw-araw na sinasabi to. Aawa ko sa ibang region. Sinasabi ko sa inyo, AP Bren, Minana Evos, TNC Black, listan nyo lahat ng PH team. Lahat. Lahat ng PH team at talagang ito yung pagsubok na kailangan daanan ng Minana Evos. Kasi nga, di ba, quote-unquote sila ang dark horse ng ating liga ngayon. At kailangan nilang patunayan. Actually, sa ganitong klaseng laban, napapatunayan na nga nila. Kaya nga, diba? Sa sobrang lupit nila, feeling ko, pag tinignan may statline, AP Bren, Minana Evos, Blacklist International, highest average game time. Na the mere fact na umaabot na naman tayo sa ganitong punto up against the world champions, parang ang laking statement na nun kung ikaw yung Minana Evos na naglalaban sa pangalang dark horse. Kaya naiintindi ako si Vue, pagkaharap niya yung base, tower lock talaga. Wala siyang pake. Sige, magtatumbling kayo dyan. Alam mo, dapat may MPL Philippines exclusive statline. Lord Reset. Tingnan natin. Baka mali mo naman magkaroon. Pero kung meron man, malamang puno na kagad yun. Isang game pa lang, napakarami na. Pag nilagay mo ng percentage, 100%. Diba? Alam nila kung kailan i-re-reset. Alam nila kung kailan nahahatak. Malaking bagay ito, yung Twilight Armor na pinikap si Agent. That's gonna be good against Frederick. Kasi hindi ka pwede hampasin ng Braces Rush. Kahit full stacks and yung malaking HP na nawawala, yung Crystallized Energy. Kahit ihampasin sa'yo ng Frederick, 800 damage lang yan. Kanina pa naman siya nagiging paulit-ulit na suki nung Appraiser's Rush. Literal na parang gusto lagi dito ni Kyle TZ na ibagsak sa kanya pag nakikita niya. Pero kasi ikot ka ng ikot sa harap. Pero tingnan mo yung flow ng mga minions halos pantay. Lahat nasa gitna na rin ng Lord itong minarigin ko sa team. Okay, Lord check. Lord check. Okay. Opposite side. Okay, Lord reset. Uy, napa-ulti si Flap. Uy, napa-ulti na rin si Kirk. Kaya naman mag-flicker out na lang muna. Napakaraming nagamitan ng Molina at masakit-sakit na rin yung damage yung nagmumula dito kay Lancey. Pero nabubuo pa naman kahit paano yung buhay ng mga Mekro ng AP Bren. Kaso nandoon na yung mga turn, the turn! Si Kyle TZ yata ngayon yung mahanap at napag-isa doon. Kaso yung blazing duet, napakasakit na rin. Napakaraming immortality ang nag-pop at mukhang si Lancey pa ang magiging unang casualty natin doon sa team fight. 70 seconds bago mabuhay itong si Lancey. Mahaba-haba ito. Iba ang magiging puntira ng Minana. Clear muna natin yung gitna para if ever man na magkaroon ng team fight doon sa Lord, makakasabay yung mga flow ng minions natin. Yeah, rinse and repeat. They took down one target on the side of Minana Evos. Papababayin na naman nila yung HP ng Lord. They're using this as a magnet. Ginagawa nilang bait yung Lord para lumapit yung Minana Evos. This is a second round in a team fight. Malapit na mag-cooldown yung Blazing Duet. May pinaplano si Doming dito. Hindi ata alam. Okay, meron na naging pagpasok dito. Muli na Blitz. Nakikas na rin. Kirk, wala na immortality. Super Marco, pumasok pa with the Blazing Duet. At mukhang tatargetin na lang niya this time. Ay, si Kirk. Pero meron pa window caption. At ngayon may makikita tayo na magkakaiwalay na laban. Kasi kinakailangan may tumapensa kay Doming. Na gustong matawa. Pinold! Pero meron siya with the at hindi yata niya magagawa yung trabaho. Dahil pilit din defensahan. Pero mga outplay pa na. Oh my goodness, Vue! El Capitan, the moves! Sabi niya, hindi kita kailangan patayin! I-hold ko lang yung minion wave! Oh no, hindi umabot! Doon sa vicinity nung attack ng Tori na yon. Oh my, sino nga ba naman? Sobrang high... Oh my God! Alam mo kung ikaw si Doming maintindihan mo eh. Tapos na yun eh. Tapos mag-flicker yung Nana para hawakan yung minion wave. Wow. Ibang klase. Napapayuko na talaga si Midnight. Kanina pa siya pumapadyak-padyak dito. Hindi ko inakaya yung utak. Yung tuhod din niya, hindi na rin niya na kinakaya. Kanina pa siya pumapadyak-padyak talaga. Hindi nakaya ng tuhod ko yung Blaze ni Vue. Hindi ka na ako malaglag pagtalon ko. Pero again. Sabi sa'yo, eto si Vue, wala nang kailangang patunayan to. Wow. Flickering Nana. Hold minion wave. May sarili siyang pagka-nonchalant. Pero ngayon, pumasok na nga with the Blazing Duet. Kaysen ngayon ay napaka-low on HP. Kini-clear pilit ng AP Bren yung mga waves. Nandiyan na si Kirk pumasok with the penalty zone. AP Bren, kinakailangan niya tayo ligtas si Vue dahil siya mawawala. Pero minun, Fury, nandiyan na rin. Paparating pa lang yung Lord sa gitna. At nandiyan pa naman si Super Marco sa kanila. Ito na ba yung magiging katapusan Doming ng laban? Pero nandiyan na nga. Medyo pilit tumidepensa pa rin ang Minana Evos. Doming is also alive. At pilit din na free hit si Nakyle. Makakukuha siya ng kill. Makakasunod-sunod pa yata! Hindi pa sila tapos dito. Super Marco, mamamag-figure out. Si Ogre na may iiwan. Oh, Doming chasing! Pero sa likuran. Oh, Doming! Doming! Oh, no, papasok.
Oh! Yung rose gold! Yung shield ng rose gold! Na-pop yung shield ng rose gold meteor! Oh my goodness! What is this game? Oh no! Nananawagan ako sa lahat ng region! Ako rin! May rose gold pala! Manood kayo ng MPL Philippines! Oh my gosh! Oh my God! Teka, how do you deal with this? 28 minutes na pala! Grabe. How do you... Englishin ko na para maintindihan nila! How do you deal with this? Wow! Tingnan natin sa instant replay. Kakaiba na depensa ang pinamahalasan ng Mina na Evos. Back and forth lang eh. Literal. Right. Parang ready ka lang matapos pero hindi pa pala. Pagkatapos ng Wind of Nature, binenta, bumiling Immortality, nakalabas siya doon. Si Doming, hinarap niya yung X-Borg. Meron siyang Rose Gold Meter. Ang dami na tayong item na hindi na nakikita rin. May mga lumalagpas na lang sa paningin natin kasi literal na nagbabuy and sell na lang sila. Yung kung sino man yung merchant, kung sino man yung nagtitinda ng mga items na yun, sinasabi sa mga player, ano pa talaga gusto mong item, Iho? Hilong-hilo na ako, Iho. Kanina mo pa binabalik yung item na yan eh. Well, grabe yung pinapamalas ng Minana Evos at AP Bren. Ulitin ko lang, i-highlight ko lang, manalo-matalo ang Minana dito, napapatunayan na nila yung bansag na Dark Horse sa kanila. AP Bren World Champs, IESF World Esports Championship, yeah. SEA Games Gold Medalist, M5 World Champs. Pinapakita mo ng gantong klaseng laban. Oh my goodness. Nilalaban talaga. And mind you, AP Bren played their lineup. Ito yung usually nakikita natin sa mga games ng AP Bren. They went back even to the classics. Mm-hmm. Yung Fredrin, Claude, X-Borg, Nana approach. They've won with this lineup so many times already. Oh. Now Minana Evos, they're showing up in this game. Micro ready, macro ready. It's gonna come down to the Lord dances and again, yung endgame pushes for both sides. Uh-huh. Late game decision making. Yeah. Sino nga ba ang mangingibabaw? May binili na ulit yung Wind of Nature. Oh, diba? Nagalit na naman yung seller. Pag nakikita ko ito si, na. Oh. Ayun na. Pag nakikita ko si Doming, naalala ko si Manjin eh. Pero pag namatay siya, sasabihin niya, malas. Malas. Pero dito hindi, ang dami mong pwedeng bilhin eh. Stun mo. Ganda si Bobby Tricks eh. Malas lang. Shoutout lang kay Manjin Baldas. Ito, grabe. Pagalingan mag-game. Eh, tingnan mo. Lahat na kinokontrol na ng mga teams, anti-slow push, opposite side of the Lord, opposite. Minana Evos, they dealt with it, hindi pwede makapag-split push si Claude, probably will slow push that lane again, and then walang nag-hold yung Lord this time, walang nang bebait, i-hold yan ni Ogwen, yung papakita, jungler, mid lane, bush control, oh my god, lahat ng checklist dinaanan ng mga teams. Wow, ibang klase, no? Nakokontrol yung long lane, yung malapit ni lane dito sa Lord. And ito yung world-class MLBB talaga na ipinapamalas ni Minana at AP Bren. Alam mo yung, sa sobrang high level, ang hirap i-interpret minsan. totoo yan. Minsan ang sarap na lang talagang manood. Yung parang, sige na, panalo nyo na. Actually, hindi mo pa nga alam kung sino mananalo dito eh. Kasi, again, na ma-maximize nila yung full potential ng mga heroes na meron sila. Kaya tingnan mo, sa kabila, mag-slow push na naman. Ayan, slow push. Tapos yung mga setup din ni Kirk eh. Actually, hindi natin super napapansin. Pero ang laki na nagiging iba. Pero may pinaplano sa kabila. Oh, naka-half map pre ha. Hap-hap-hap-map na naman. Hap-hap-map. Oh my God. Naka-apat na reset sila sa Lord na yun, tapos binitawan lang. bilang na bilang. Yung Lord pili ko sa pinasawaan eh. Ano ba? Pwede ba? Yung pagsilang ng Lord, wait lang, anong region to? PH? Ah, okay, sige. Yung meme, di ba alam mo yung meme? Anong region nasaan to? Ko? Region to? PH? Ah, PH. Okay. Ah, okay. Sige. Malas, parang ganun. Pero again, kidding aside, pinapamalas lang ng AP Bren at Minana Evos kung gaano talaga kalupit. Imagine mo ha, pinaiklian na nga yung Lord Dance na yun. Minerf na nga yun eh. Hindi na pwede umikot yung Lord ha, hindi na pwede. Minerf na yun na yung Muntun eh. Sabi niya, okay, maliit yung range yung Lord, HP-based damage, tapos scaling sa late game. Ang kunat niyan, sobrang kunat niyan ng ganitong point ng game. Oh, no. Pero yung mga ini-employ na strat, sabi ng mga teams, okay lang yan. Another strategy. Adjust tayo. Another strategy. Another one. Alam mo yung mga coach natin, hindi makatulog eh sa gabi. Ano ba natin ka-guarantee yung Lord? At buti-buti, ganun ang mga naiisip nila kapag kagabi, no? Yung mga late night thoughts. Iba pala. Alam mo naman, ang mga coach natin dito, talagang pang world class din. Ikaw ba naman kasi, agahan mo Lord Dance, tanghalian mo Lord Dance, hapunan mo Lord Dance. Hindi lang yung mga MPL players, ha, kundi yung mga RG boys din. Di ba mga RG boys din? Oo nga eh. Alam mo, may nagsabi sa akin. Tagal lang. Domeng! Kaanap si Domeng! Kago na doon yung kanyang Wind of Nature, pero hindi na talaga siya matatakasin. Magiging flicker, minuwan yun. Ikinumit na nga ni Ogwen. And right now, it's Kirk. Nasusunod nilang gagawing target.
noon dahil talagang itatarget na siya Marco! Ngayon. At itatry mga Marco! Okay, pero maabutan yata si shield, Super Marco! Oh, hindi pa sila tapos sila, Super Marco. Flap TZ, napatay itong si Spider-Mice. Bumahabol pa si Kazen. Oh, may goodness. Ipit ata siya dito sa tatlong members mula si, sa AP si Red. Hindi pa tapos to, hindi pa tapos! Oh, nag-retreat! Sa gitna, sa gitna! Ang dami nangyayari, ang dami nangyayari! Meron din nangaganap doon sa gitna! Hinahabol din dito si Lancy! Tapos dito sa itaas si Kazen naman ang gustong bigyan! Kaya naman medyo makakati na talaga yung mga mata natin kung saan tayo titingin! Pero ngayon si Kazen, immortality mapapap na! Tatry niyang mabuhay! Tumakbo pa palayo! Pero mukhang hindi niya kakayanin! At nakauwi pa si Lancy! 30 seconds! 30 seconds for the carry! Wow. Kailangan nilang bumili ng 30 seconds kaso hindi nabibili sa sale, sa ano yan, sa merchant. Oh no. Si Kirk din, ina. Oh, grabe. Oy, kinakat. What? Kinakat na. Okay, kinat yung gitna. Pero si Lancy ay nandito, binababa rin oh, yung balloons. Lancy. Oh, Gwen ay narito na rin. Marami-rami yung mga minions. Buhay na si Kirk. Okay. 8 seconds para kay Doming. Kakayanin pa nila. Sasagutin ko yung nasa baba. Ay, hindi po tayo humihinga. Pumasok na pala penalty zone. Two, at si Kapitan, pumapokus na naman sa team. At mukhang ang mga kampiyon pa rin ng mundo. Hindi pa tapos! 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 Si Doming ay narito. Oh my goodness! Super Marco base locking. Hindi pa tapos ang laban. Oh, Gwen, humahampas. Three members down! AP Bren takes this game number one against Minara Evos. Hindi na tayo sure kung ano yung nangyari. Wait lang naman! Wait lang? Teka, ang daming sumastanding ovation. Ibang klaseng laban kasi talaga. Wow. Reminder lang sa lahat, game one pa lang. Opo, game one pa lang. Opo, opo. Kalma! Okay. Game 1 pa lang. Pero, again, maririnig natin ang palakpakan para sa performance, world-class performance ng AP Bren at Minara Evos. Bigla ako na-realize, mag-a-analyze ako. Paypayan ka muna namin kasi medyo kahit kami, hindi namin ano eh. Hindi namin inasahan eh. Literal na si so tapos hindi mo na alam kung saan siya patungo. Alam mo yung last sequence? Oo. Feeling ko nabili lahat ng item eh. Oh my gosh. Grabe. Tumayo na rin yung buhok. Actually, kung hindi na NT Ogwen yun, Minara Evos pa yung panalo doon. Oo nga eh. Nakita natin, inilaban na ni Ogwen eh. Hinampas na niya yung tore. Parang mga nasa 10% na lang. Ito yung totoong Mirator Jabuelta. Well done. Job well done para kay Ogwen. Ayaw na niyang humaba pa yung laban na yon. Actually, hindi siya yung nauna eh. Si Pew eh. Si Pew. Tumawar lock. Nangyayari yung laban, si Pew naka-tower lock, naka-base lock. Namatay siya doon. Pero si, sabi ni Ogwen, hindi, kailangan na natin tapusin to. Yung minotaur ni Ogwen, may dry age na. Pero mas masarap yun, ha? Dry age. Well, ito na. It's talagang nahirapan ang Minara Evos at AP Bren sa isa't isa. Pero pahirapan na rin natin si Minara. Sino na nga ba ang MVP? Kaya natin to, guys. Kaya natin to. Pero mas lalong kinaya ni Nonchalant Ogwen on the Minotaur. First pick by AP Bren. Nonchalant na nonchalant. Casual lang na tinira yung base. Para tapusin yung game na yon para sa unang laban ng AP Bren versus Minara Evos. Lahat na ng item binili na ng mga players. Etong si Ogwen lang ata ang hindi nagpalit ng item. Nandiyan pa rin yung fleeting time, radiant armor. Imagine mo yung umabot tayo sa point na yung Minotaur bumibili na ng fleeting time. Early game, I would say it was still a masterclass from AP Bren with regards to how you play the macro game, the objective game. Pero yung comp, nakita natin gumana from Minara Evos. There is a reason why talagang hindi pinalulusot itong utility heroes ni Spider-Miles. There is a reason why yung original creator ng mga utility heroes ay sinabing malupit maglaro ito si Spider-Miles kapag nahawakan niya yung kanyang mga heroes. He brought Minara Evos to this point where Doming became online. He became active. He was dominating against AP Bren nung mid-game. The literal 1v3 yung mga moments na nakikita natin from the carry. And it came to a point where it came down to that last push na minadali ng Minara Evos. After that, it was the PH Fiesta na nakita natin yung talagang example ng magandang Lord Dance. Kumbaga kung may susulat
ng libro about MLBB, ito magandang example. Lord Dance, Lord Skirmishes, Lord Turns, Chases, Item, Buy and Sell, lahat na makikita mo sa game na to. May mga magagandang moments din si Super Mario dito with the buy and sell, however, pero yung crucial pickup dito ay nanggaling mula sa AP Brain nung nahanap nila si Doming on this carry. Minana Evos had to buy 80 seconds of time. Ginawa na nila lahat. Ang ganda rin ng attempt ni Kazen on trying to take down the Claude, pero it wasn't really enough pagdating ng late game as Ogwen was able to secure the last hit onto the base. Muntik pa ngang i-wipe out ni Doming yung AP Bren doon sa base push na yun. But still, it was AP Bren that landed the final base strike from the Minotaur. Now, looking at the emblems, I think nakita naman natin, medyo dining matter. I would just say na medyo surprising na naging pure rage dito si Pew, kasi talaga kinulang sila sa damage, sa burst damage coming out from the ultimate mula kay Nana. Pero umabot kasi tayo sa point na yung early game parang nanullify ng Minana Evos. Yung mid game talaga nagdictate from the carry and the Rafaela. Now we're looking at the items. Classic build up pa rin naman from both sides, pero ang lulupit lang din kasi nung pickups ng mga Winter Truncheon, yung Rose Gold Meteor na nakita natin mula kay Doming kanina. We all thought na parang walang damage yung Last Insanity, pero yung pala nagpop yung Rose Gold, and also Super Marco even surviving the last attempt by Kazen, kasi mamamatay dapat si Super Marco dun sa after ma-pick up si Doming, mamamatay siya dapat, pero nakabili pa siya ng Rose Gold, nakabili pa siya ng Immortality right after the Winter Truncheon. And nagano pa, siguro nag-keep pa ng Winter Truncheon just in case mamatay siya sa Immortality. Pero na-kite around na nila yung Minana Evos at that time, kasi they all know na kapag napatay na nila yung Martis, yun na yung signal nila for them to go to the base. But then again, it came down to the last moment. Umabot si Doming. They were able to buy enough time, pero unfortunately, that one minion na pumasok sa base ng AP Brain ay hinayaan yung baka na mailand yung last hit. Grabe yung dinanas ng mga tanks natin dito. 340k yeah. Damage. Kyle TZ, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na tanka dito sa game na ito. Binubugbukin ng mga marksman. But with regards to mental fortitude and yung composure, these two teams, I would say, kitang-kita mo bakit kayang-kaya natin umabot sa mga Game 3, Game 4, Game 5, Game 6, Game 7. But there is a reason why AP Brain is a world champion. But also, a very good statement coming out from Minana Evos. Yeah.